Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Good morning, Pilipinas! Welcome back sa Panahon TV. Time check muna tayo. Philippine Standard Time, 4:04. Makalipas ang 6:00 ng umaga. Sa ating online communities na kanina pa nag-aabang dito sa magiging lagay ng panahon, silipin natin ang forecast na pag-asa para sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon, sa Kamaynilaan, inaasahan itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan sa maghapon. Ibig sabihin nito ay pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon ang iiral, pero paghandaan itong mga localized thunderstorms. Maaliwalas din ang lagay ng panahon sa iba pang dako ng rehiyon, pero sa Legazpi, paghandaan ang medyo maulang panahon ngayong Lunes. Check natin sa Visayas areas. Sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at pati na rin sa Metro Cebu, paghandaan natin itong maulap na kalangitan at tsansa ng may hinaga sa katamtamang mga pag-ulan sa maghapon. May temperatura tayong nasa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. And lastly, para sa bahagi nitong Mindanao, sa Cagayan de Oro hanggang sa Metro Davao, magiging maulap ang kalangitan sa maghapon at nariyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Zamboanga City, all good weather condition tayo sa mga susunod na oras, pero posible pa rin yung localized thunderstorm sa hapon o kaya ay sa gabi. Kahit medyo maulan, mataas pa rin yung temperatura, maaring umabot yan ng 33 degrees Celsius. Dulot ito ng pag-iral ng tinatawag natin na easterlies. Samantala, noong Sabado, niyanig ng lindol ang Bukidnon. Alam nyo, bukod sa panganib ng pagyanig, isa ring banta sa Pilipinas ang madalas na pagkakaroon ng mga bagyo. Gaano nga ba kahanda sa mga sakuna ang tahanan mo? Ang isang modelong bahay na tiyak na kabibiliban, tunghayan sa ulat ni Cathy San Gabriel. Ang Pilipinas ay madalas na binibisita ng mga kalamidad. Ikatlo ang ating bansa sa World Risk Index na inilabas ng Alliance Development Works noong 2016. Kaya naman dapat lagi nating paghandaan ang sari-saring sakuna na maaaring bumisita sa ating bansa. Dito sa Gerona, Tarlac ay may itinayong earthen houses na hindi madaling masira ng mga bagyo o lindol. Ang mga bahay na ito ay tinatawag na super adobe houses. Gamit lamang ang mga simpleng material ay maaaring nang makagawa ng bahay na disaster resilient. Itong earthen houses na ito ay gawa sa lupa, tubig, at na nakalagay sa sako at saka nilalagyan ng barbed wire. Ito ay environment friendly kasi available, accessible yung ang lupa ay nandyan at madaling gawin dahil kahit bata, kahit babae o lalaki man, pwedeng gumawa ng ganitong klaseng mga bahay. Ang paggawa ng super adobe houses ay nadiskubre ng Iranian-American architect at humanitarian na si Nader Khalili noong 1991. Ang mga istrukturang ito ay orihinal niyang idinisenyo para sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Itinatag ni Khalili ang Cal Earth Foundation kung saan sinimulan niyang ituro kung paano gawin ang super adobe houses. Sa Cal Earth, natutunan ni Boba Congis ang paggawa ng mga ito. Ang sikreto daw ng tibay nito ay nasa kapal ng dingding at kakaibang hugis nito. Kung makita niyo yung structures, bilog siya. At makakapal yung mga pader. Dahil yung pader niya ay gawa sa lupa na nakalagay sa loob ng sako. At saka yung bilog na shape ay
nakakatulong para i-diffuse yung malalakas na hangin o malakas na waves. Umaasa si Bo na sa tulong ng mga engineer at architect ay maaaring isulong sa Kongreso ang pagsasama nito sa building code. Sa ngayon, ang earthen houses na ito sa Tarlac ay gagamitin ng mga magsasaka na pupunta rito para sa kanilang mga seminar. Nakakatulong po siya sa mga farmers namin dahil ito po ay matibay. Matibay po siya sa Bagyo at Lindol. Ang pagkakagawa po nito ay para po sa mga farmers. At malaki po ang may tutulong ng structure na ito para magkaroon po sila ng pagsisilungan, ma'am. Marami ng super adobe houses ang naitayo sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Mexico, Colombia at iba pa. Tila napapanahon ng gawin ito sa ating bansa na tila suki na ng mga bagyo at lindol. Patunay ito na ang kalikasan, bagamat nagdadala ng panganib, ay maaari ring maging kasangga pagdating sa kaligtasan. Hindi man natin maiiwasan ang pagdating ng mga kalamidad, ay maaari naman nating mabawasan ang mga buhay at ari-arian na napipinsala dahil sa mga ito. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.